Nanggaling nga mismo sa bibig ni Karl Anthony Towns na siya nga daw ang one of the best offensive players and talents the NBA has ever seen. Kaya naman ang mga NBA fans ay kanya-kanyang bira dito nga kay Kat, sinasabing nahihibang na nga na naman daw panayabang itong si Karl Anthony Towns. Pero nga mga idol, yes, very talented itong si Karl Anthony Towns. May potential nga siya na maging ganong klaseng player. Kaso nga mga idol ay not yet proven nga siya sa mga big moments. Hindi pa nga siya masyadong subok sa NBA playoffs. Yes, maganda ang kanyang ginagawa sa regular season. Very dominant nga siya, pero alam naman natin na different breed ang NBA playoffs mga idol kaysa nga sa regular season. At nung nangaraang playoff series nga nila against sa Memphis Grizzlies ay parang na-shutdown nga talaga itong si Kat. Very inconsistent nga siya. Kaya nga sabi ng mga NBA fans na pang regular season nga lang daw yung galing ni Karl Anthony Towns. Pagdating sa playoffs ay nawawala na. Pero anyways mga idol, pag-usapan natin next balita natin patungkol dito kay Russell Westbrook. Sabi ni Ramona Shelburne na ito nga daw si Westbrook ay magre-refuse sa buyout. This is a guy who is very proud, and if you accept a buyout once in your career, you're seen differently throughout the rest of your career. If he accepts that, he's no longer Russell Westbrook. Kung baga, yung pinapalabas na ito ni Ramona Shelburne, yung pride ni Westbrook ay hindi nga siya hayaan na mag-accept ng buyout dito sa Lakers. At hindi naman din kailangan na ito ni Westbrook lang buyout. Hindi niya nga deserve yan mga idol. He can still play. Kaya niya pang maglaro at a high level. Ngayon lang ay nasa bad situation nga siya sa Los Angeles Lakers. Noong last season mga idol sa Wizard, kasali nga siya sa top 10 MVP candidate. At natawag nga rin siya ng mga NBA fans na one of the best players in the world niya daw. Yun mga idol ay hindi pa 2 years ang nakakalipas. Talagang nasa maling sitwasyon lang itong si Russell Westbrook. Kaya naman for sure mga idol, kapag napunta to si Westbrook sa magandang team, yung may freedom nga siya, ay babalik na naman sa paglalaro itong si Russell Westbrook at na high level, yung alam natin na kaya niyang gawin. Kaya nga mga idol, Russell Westbrook don't deserve a buyout. At ngayon nga sa ating last balita ay pag-usapan natin ang naging payo nito ni Coach Steve Kerr sa kanyang player na si Jordan Poole. Sabi niya, I don't know that he can do anything more to step up offensively. So the area where he can still improve is at the defensive end. Yan nga mga idol ang kanyang payo sa kanyang batang player. Complete offensive player na si Jordan Poole sa mata ni Coach Kerr. Refinement na lang ang kanyang kailangan, paghahasa na lang ng kanyang offensive talents. Pero sa depensa mga idol, alam natin na parang negative pa itong si Jordan Poole. Pero ang good news nga dyan ay pwede namang i-improve talaga ang depensa. Kailangan lang na mag-commit itong si Jordan Poole, hindi lamang offensively pati na rin defensively. At for sure, big compliment nga ito para sa 4-year player na si JP at confidence booster na rin na coach niya na mismo ang nagsabi na complete offensive player na itong si Jordan Poole.